Buatnya apa? Pagkabuatnya, doon nila po ano, ginawa yung ano, pangalay. Meron yun ka? Ando po sa may kabila, doon naman po nakapusing sa may kabila. Gano'ng kalayo? Gano'ng kalayo? Yung sa may dinana natin doon sa may, ano, may itim na mga ano, na mga plastik kanina. Oo. Yung may mga plastik po doon. Nandun po. Gano'ng kalayo? Opo. Nandun po siya sa may... Gano'ng metro ang layo niya? Hindi ko ma-estimate kung ilang ma. Paano mo nakit ang ginagasa? Kasi hinubaran niya na po eh. Kasi medyo maliwanag yung buwan. Yung time na yun. Tapos yung mga ilaw po doon sa ano. May mga ilaw din po dito sa ano sa may kabilang bahay. Wala lang mala yung... Nangihina na po yung pinsan ko. Nangihina na. Anong nangihina? Yung parang bawala na po. Umagalaw pa? Opo. Bawala na po yung malay niya. Sabit lang. Sir, umpisa ko lang sa umpisa. Paano nag-umpisa yung lahat? Saan galing sa Jubilin? Paano nyo siya nakasama? Paano nyo nakita? Bali, ano po, inabangan po namin eh. Inabangan po namin sa galing sa nang ano. Inabangan nyo sa Robinson. Diyan na lang po sa kanto ng Puan Lupa. Doon, saan kayo ba na nag-abang dyan? Ako ang nag-abang, ako yung pinaka-lookout niya. Yung papasok po doon, sir, sa ano. Sa tindahan? Opo. Doon kayo nag-abang? Opo. Saan sa Jubilin bumaba? Sa kanto. Sa matindahan din, sa papasok doon? Opo. Ano siya nakiyan? Uli kami sa kanto kasi hindi bisa dumaklaro kasi medyo magubat kayo. Okay. Hindi siya doon makaklaro yun doon. Ako doon ako sa may court, yung Edamuan po doon. Doon ako po na kayo. Pagbaba ng Jubilin, sino yung sumalubong sa kanya? Wala po nagsalubong. Naglakad siya papasok? Naglakad lang po siya papasok. Tapos yun, sinundan nyo na? Opo. Tapos magsisinyas po ako sa kanya na ano, na ano, na kung may tao wala. Pago doon na po siya nakabang sa ano, sa unahan. Doon yun na po hinablot yung pinsan ko. So sa yung isa mong kasama, sa unahan nakabang, na po doon. Ikaw sumusunod ka Jubilin? Opo. Hindi, medyo malay lang ang distansya ko sa kanya. Oo nga. Sumusunod ka Jubilin, yung isa mong kasama nakabang sa unahan. Opo. Alright. Ngayon, paano mo siya nabigyan ng sinyas na wala ng tao? Anong usapan? Ano lang po, bali lighter lang po. Sinyas ko ng lighter. Sinyas mo ng lighter? Opo. Sinyas ko ng lighter. Mm-hmm. Na wala ng tao. Tapos yun, doon yun po yung upload. Doon na ba doon sa papasok? Doon niya inabot sa damuhan? Opo. Alright. Anong pag-abot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako. Nandun naman ako sa may mangga, sir. So, silang dalawa nagpapandumog doon. Mga kano kalayo yung mga agwat mo? Ilang metro ka? Hindi ko ma-estimate kung ilan. Paano ang nagpapandumog ang sinasabi? Mm. Yung nag-ano po sila, nag-ano po sila yung, siyempre yung tinakpan niya yung bumangan ng pinsang ko. Siguro kung ano ang pinatakip niya. Nagpapalag po yung pinsang ko na nag-ano. Nagpapalag siya? Ano po, maka-alis. Kasi tinakpan niya ng bunga kasi hindi mo siya doon nakasigaw yung pinsang ko eh. Hindi mo nakasigaw? Hindi mo siya doon nakasigaw. Tapos? Doon na po din na sana sa may bangin-bangin doon. Minuwat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Hinila niya, pinagkir niya. Opo. Wala nang malay. Nung hinihila niya, wala malay. Yung pagkahila niya, nagpapandumog pa sila doon. Mm-hmm. Nagpapandumog pa sila doon. Lumalaban pa sa Jubilin? Opo. Pero nangihina na siya? Opo, nangihina na. Habang kinakalagad niya, papunta doon sa damuhan? Opo. Tapos? Doon niya na po, ano, yung parang mawala na ng halos ng hininga yung pinsang ko, bago niya binuhat, yung parang lupay-pay na po pa, sa pagsakala siguro, parang lupay-pay na, doon niya na, ano, binuhat, papunta doon sa may, ano, sa may gamutian. Tapos, sinisan niya ako na, umigot ako sa kapila. Tinex ka niya? Hindi. Sa sinis ko, lighter. Nagsinis po siya na, ano, na doon ako umigot sa kapila. Okay. Na doon ako mag-posting kasi medyo mali ano yun doon eh, medyo clear yun doon eh, may maraming bahay yun doon. Sinyas lang kayo? Opo. Para hindi marinig? Opo. Sinyas po siya. Tapos? Pag sinyas niya sa akin, doon na po yung ano, nakikita ko na ano, kasi medyo maliwanag yun po. Inubara niya na yung pinsan ko doon. Inubara sa Jubilee, nakikita mo? Opo. Tapos ano pa makikita mo? Medyo ano pa. May hininga pa. Oo nga. Tapos ano pang nakita mo habang ino? Sumunod. Yung pagkalapos niya, pagka may nagsinasa sa akin na ano, maglapit ako doon. Maglapit ko doon yung pinsan ko, walang hininga. Wala na. As in, wala ng hininga. Wala na po talaga siya. Tapos noon, sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila, sumayakas siya. Magpustay ka doon kasi buwating ko doon. Pagka buwat niya po, doon niya na po din nila sa ano, sa yung pinaglagyan. Bangin-bangin? Opo. Doon yun na po dinala. Tapos ako, pagkatapos niyang gawin yun, umuwi po ako sa ano, sa bahay. Gumalis ako doon sa bahay namin. Tapos siya hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kung other, nag-inom pa siya, kung saan siya pumunta. Kasi takot-takot sa akin kasi, siyempre, puluno yan eh, kalalaya lang ako yan. Pulong po yan. Kailan siya lumaya? Bago lang po lumaya. Anong kapalit nun, nung ginawa mong lookout? Bali, hindi mo rin siya ginasa?
Wala, hindi po ako gumalaw sa kanya. Hindi po ako gumalaw. Siguro sa... Ano may ba? Anong papalit yung, kung paano ka napapapayag? Parang na... Natakot yun ako sa kanya na ano ba? Kasi nag-usap-usap na lang gano'n. Nagsasabi-sabi na siya na gano'n. Siyempre, kulungo yan. Eh, kulungo yan. Eh, umuya, kung anong gawin niya sa akin. Kasi nga, sa ano nga, pag naginuman kami, lagi na akong ginagalaw din yan. Lagi na akong sasaktan. Ano niya si Jubilee? Pinsang po rin po. Pinsang buo niya? Pinsang mo rin po siya? Yung... Apo, apo. Tapos yung time na yun, noong ano, medyo ano na, medyo mainit na. Kaya tawagan niya ako, pumunta ako ng San Jose. Daling ko rin yung mga kainip, daling ko rin yung mga barkata ko doon. Sa San Jose. Yung cellphone pala, saan napunta, ibang gamit? Hindi ko po alam kung saan niya dinala o kung saan niya dinala yung cellphone. Bakit? Kasi siya, siya ang ano, nandun sa amin. Siya yung gusto pinsan ko, pero ako lang naging lookout eh. Siya yung nandun. Yung cellphone yung gamit ng pinsan namin, hindi ko alam kung saan na dinala. Kasi ang sabi ng nanay, di ba, sumagot pa pero tahimik. So sino yung sumagot doon? Hindi ko po ano, hindi ko po alam kung nasagot niya pa ang tawag o ano, ng ano, yung tawag na yun, kung nasagot pa niya, ng pinsan ko. Bakit nasa kanya yung cellphone? Nasa kanya na yung cellphone eh, nasa kanya yung cellphone. Nasa pinsan ko yung cellphone. Yung gamit, yung bagong jubilin, sa kanya rin? Oo, nasa kanya. Kasi naka, ano pa, nakasot pa sa bag, yung, nakabag pa yung pinsan ko. Tapos kayo nabukasan, saan na kayo natulog? Saan ka natulog? Doon ako sa bahay ko. Ano, pag ano, nandun ako sa bahay ko. Umay ako doon. Tapos siya, nakamotor siya. Hindi ko alam kung saan pa siya doon na pumunta. Eh, bakit tumagal pa ng ano? Hindi mo naisipan kagad na magsabi? Nakatawag din ako siya na ano, siyempre. Kaya na nga, yung ano nila kasi siyempre, di ba, kalalayan nila. Baka mamaya, kung anong gawin niya sa akin. Kaya kinibing ko rin talaga. Kaya yung pagkasaksa ko sa kanya, yung time na gabi na yun, nagsurrender ako doon sa ano, sa tropa namin, sa komando. Doon ako nagsurrender sa ano namin, sa presidente. Kaya dinala po ako dito sa police station. Nakakuha po ako ng alas 9. Balikan ko lang kay Jubilin. Matagal nyo lang plano yan, na pinagplano nyo sa Jubilin talaga? Bali po nung ano, yung adal na ano, nagiinom po kami doon sa bahay. Bago nangyari? Makakinto-kinto niya po. Anong mga kinakwento niya sa'yo? Ano, sabi niya, ano, na baka may chicks ka dyan. Sabi ko, wala naman akong ano sa'yo, wala naman akong merito sa'yo, kundi yung sa ano, yung sa GC ko lang, na babae. Pumunta pa nga dito sa ano, yung sa Palawan. Pumunta pa yan dito. Tapos, paano napunta ka, Jubilin, yung plano ninyo? Bali po, parang ano, may pananasan na rin po siya sa ano, sa pinsan. Yung pag nanasa na siya? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Anong, wala naman siyang ano sa akin. Basta ang tungkol niya sa akin, ano, mga ano tayo, mag-rip tayo. Close niya ba si Jubilin? Close niyo? Nakakausap niyo? Si Jubilin, ano? Ikaw, nakakausap mo siya? Oo, oh, sa kanya po ako nagpapagawa ng resume ko eh. Mga resume kay Jubilin? Opo, sa trabaho. Yung pinsan ko lang talaga na yan, yung ano, yung natindi yung ano, yung intention kasi yan eh. Hindi, paano mo sabi naman yung pagnanasa siya kay Jubilin? Sinabi niya ba sa'yo na rapin natin sa Jubilin? Opo. Anong sabi niya? Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya parang ang sarap mga, ano, magtikim ng babae niya. Sabi niya ng gano'n. Parang sarap mag-rape pa. Binabanggit niya sa Jubilin? Opo. Anong, paano niya binabanggit? Sabi niya, ano, maganda, gano'n, mag-inis daw. Sabi niya sa akin. So, okay. So, paano niya nabuo yung plano na pangagasa kay Jubilin? Bali ano po? Siyempre kasi meron kang plano niyan. Kung kasi... Yun nga po yung ano, yung sasabi na sa akin na ano, na yung ano, yung plano namin na ano, na yung plano na, yung sasabi ng plano sir, kasi na ba? Yung anong plano nga, anong plano nga? Sabi niya ano, sabi niya, ituloy na natin yung plano, gano'n. Ituloy na natin yung plano. Hindi ako naman, naano naman ako sa kanya. Nailang naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero sabi ko, hindi ako gagalaw dyan. Hindi ako gagalaw dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, akong bahala. Ako nang bahala dito. Labas ka dito. Basta mag-blow out ka lang. Timpli ka lang. Ayaw mag-ano ka lang. Hindi ko alam mag-ano. Mag-ispas sa akin kung may tao wala. Ilang beses na ginala sa Jubilin? Bali, ano po eh. Kasi, ang tagal na dun eh. Kasi sabi, gusto niyang pagsawaan. Ilang, tingin mo ilang beses ang ginala sa Jubilin? Mga ilang oras ang tumagal doon?
sabihin natin ng dalawa. Ganyan. Dalawang oras kayo doon? Dalawang beses niya kung ano, ginalaw. Paano mo nasabi yung dalawang beses na ginalaw? Kasi ano, yung nagsigarilyo pa siya eh. Umay siya, nagsigarilyo. So, dalawang oras niya, anong ginagawa mo doon? Andun po ako, nakaposting po ako doon. Nakaposting lang po ako doon sa ano, sa pinagpustuhan po doon. Hindi niya sinabi na palit na lang kayo? Kayo wala. Kasi sabi ko, ang nahirap yan kasi ako, may ano ko sa buhay, may plano ko sa buhay. Masawa ko na sa abroad. Kung gagalaw ka dyan, suluhin mo yan, ilabas mo ko dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, safe ka. Ay, akong bahala, basta ako lang. Tingnan mo lang ako. Yan sabi niya sa kanya. Pero iba yung sinasabi niya kanina. Sabi niya, kasama ka dun. Kasama ako dun sa pag, ano, sa ako yung naging ano. Hindi, sabi mo na din. Ako yung naging ano, yung naging lookout. Pero sa pag, gagasa sa pinsan namin. Kaya nga, pero sabi niya, dalawa daw kayo doon nag-aasa kanina. Sabi niya po? Oo, dalawa kayo nag-aasa. Wala. Hindi po kasama doon, sir. Hindi po kasama doon kasi ako naging lookout. Eh. Kasi ganun, malaya ako sa kanya. Kasi ganun yung kwento niya. Kasi, ikaw, sinasabi mo muna siya yung nag-aasa. Siya naman, ganun din sinasabi niya sa'yo. Dalawa kayo. Hindi ko po talaga narapatan yung pinsan ko. Hindi ko po nagalawa si... Ako ngayon, ako na nakaposting doon sa bungad eh. Sa bungad, ako na yung nakaposting doon. Hindi mo malamay sa labi na, tika mo na, pinsan, wag yan, kasi pinsan natin yan, ibang babae na lang. Kasi po, ibang klase po kasi magsalita eh. Kapag ano, parang nakasimbre eh, galing doon, pinakakalakas yan. Kaya ano na lang ako sa kanya, parang tanga-tanga na rin akong naging bata niya, na sumunod sa kanya. Parang ako na yung ano, siya na yung boss ko, parang ako yung bodyguard. Sige. Paano kayo dinumay sa tapos na, sa dalawang oras na yon na na-rape niya si Jovelyn, ginawa niya ang gusto niyang gawin, paano kayo dinumay sa lugar? Ako po, umuwi po ako sa bahay ko. Umuwi ako doon sa bahay ko tapos nag-usap kayo mag-asawa. Yung pagtawa ko sa asawa ko, ano, alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw kasi alas 11 ng, ano, ng gabi doon sa Saudi Arabia. Sir, meron kong gusto i-clear sa'yo para namin mas marinaw. Sinasabi mo, hindi kayo nakisali doon o nakigalaw sa babae. Paano yung sa tuhod mo? Ito po, sir, sa tuhod ko ito, sir. Yung pagbayanihan po namin ito ng pagbako. Yun, yung mga pasapasayin ko. Oh. I-atras mo. Yan o, mga bagong. Ito, ito yung tama. Ay, ito dati na pa yan. Ayan yung pagbawa dami yan, sir. Yung pagbawa dami. Katawan mo yung mga abis. Dati na pa yan, sir. Hindi, dati na yan, sir. Matagal na yan, sir. Matagal na yan yung pagka... Nakakahinawa ako dyan. Pagkakaluan niya yung mga ganyan gas-gas mo. Ayan, sir. Ito. Mga bago lang yan. Bago lang, sir. Bago lang, sir. Yung pagdumuga namin yan kasi nagkawa ko sa gubat, eh. Yung pagdumuga namin. Yung nasakta ko yung pinsan ko. Kasi inisip ko, nandiyan yung talon, masusuklong ako. Kaya sa gubat po ako dumaan. Nakatumakbo ako. Papunta doon sa kanto. Eh, wala naman talon ako ako. Tumagal nga ngayon, bago lang makakita eh. Hindi, yung ano po, yung pagsaksak ko sa pinsan ko ba? Yung mga gasgas na yun. Okay. Doon tayo sa ano, sa pagsaksak mo sa pinsan mo. Kasi meron din yung kurasyon ka, Jovelyn. Apo. Di ba? Paano naman nangyari? Ano naman kwento nun? Bali po, no? Parang, ano eh, parang gusto niya akong itumba kasi tiyatawagan niya ako. Nag-inom kami doon sa, ano, sa mga kaibigan ko, nag-inom kami doon. Actually, nakausap niya pa ngayon mga kaibigan ko eh. Tinawagan niya ako, pinapunta niya ako ng San Jose. Sabi niya, di ba, ano, astiga, napunta ka dito sa San Jose. Nandito ako sa San Jose. Kasi kung magano man ako dyan, di sabi ko sa mga, sabi ng mga kaibigan ko, huwag mo nalang pansinin niya. Sabi ng mga kaibigan ko, pagka mamaya-maya, tumawag na naman siya sa amin. Kasi nag-iinom pa kami. Pagkatawag niya sa akin, sabi na, nandito raw siya sa kanto ng punang lupa. Hindi, sabi ng mga kaibigan ko, ayaw mo na yan, patayin mo, patayin na. Hindi, kasi na tawag. Hindi ngayon, simpre, lasing na rin kami. Medyo, ano, yung saktong pahoy na rin. Kinatito ako ng mga kaibigan ko sa bahay. Doon sa bahay ko sa taas, ang motor ko walang ilaw yan. Tapos nakaangkas na ako doon sa kaibigan ko. Doon sa, ano, sa nagdadrive, yung may ilaw sa unahan. Tapos yung nagdadrive ng motor ko, yung pinsan niya. Nandun din pa siya sa bahay nila. Pagdala na po sa akin doon, inisip ko yung kasi yung motor ko doon, walang magagarayahan, tsaka yung motor ko direct. Inisip ko doon baka manakaw ba, kasi wala akong garayahan doon.
So ang ginawa ko, binaba ko yung motor ko dun sa ano, sa bahay. Mm. Baba ko doon, nandun na siya. Tanong, sino ito? Auntie ko po yan. Ito, auntie mo? Apo. Ito isa? Auntie ko rin po yan. Auntie ko. Nanay mo na siya? Nandun din po sa ano. Tapos po yun, yung nagpang-abot na kami doon, makbukbo ko dito sa ano, sa may gate namin, pero na-upload na pa rin po ako. Na-upload na pa rin po ako. Doon tatawa po sila mama. Sabi ko, ma, si Kuya Jubert dito. Eh, siyempre, takot ako sa kanya. Sabi ko, ma, si Kuya Jubert dito, ma. Sabi niya, sabi ko, ginabubog niya ako. Tapos pag-arap ko sa kanya, may dinudukot siya sa tagiliran niya. Yan yung pagsugod ko sa kanya, na inano ko siya, ginyaka po siya. Pumbunong na kami doon. Naagaw ko yung kutsilyo kasi unang-una binanatan niya ako sa dibdib yung pagharapan namin dalawa. Yung paglapit ko sa kanya, yung pag-ano niya sa akin, pag-dakuman niya sa akin. Naglaban talaga ako doon kasi ano, targado niya siya ng anak eh. Mm. Ako, kasi galing ako doon sana eh, sa mga kaibigan ko yun, naginom kami doon. So, yung ginawa niyo yung ano, makainom din kayo? Ako sir, ano, kasi wala akong pera nun. Siya, hindi ko lang alam kung gumagamit na. Nang? Ano, bawal lang mo. Hindi ko lang po alam. Kasi siyempre yan, yan. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Pero, ano, dalawa lang ba kayo? Apo. Ano, baka meron pang iba? Wala na po sir. Dalawa lang kayo? Apo. Ang magplano nun, na nagano? Apo. Dalawa lang talaga kayo? Apo. Ito lalaki, sino yung nasa likod? Mga pula. Ano po yan? Is the father po yan? The father na yun? Jubilin. Yung nanay ni Jubilin, nanay mo, magkakapatid po. Sa kanya ni Gilbert? Apo. Tatlo? Puro babae? Apo. Kapatid. Ano pa yan sila? Bali, walo po yan sila eh. So, namatay na yung lalaki. Ano lang yan. Pero sinasabi niya, kaya mo siya sinaksa kasi para patay mo yung kimono siya para wala mo sumbong na ikaw yung may gawa nun. Yan nga po yung isa sa ano dyan kasi ano eh, kilip ako pinapapunta ng San Jose. Na, kasi ko bakit ako pupunta ng San Jose? Nandano ako sa San Jose. Yan nga po yung plano niya, siguro na itong banya ako. Hindi, yung sabi niya kanina, ganoon din yung sabi niya kanina na plano mong itumba siya para wala na masumbong na ikaw ngayon magawa talaga ka jabili nun. Ano po yun, sir? Yung sinasabi niya kanina na talagang plano mo na tumbahin siya para wala na masumbong, wala na witness na ikaw magawa ka jabili nun. Yung kuchilo po na yan, hindi po yun sa akin. So, self-defense lang po yung nagawa ko dun, kaya ako na ano, nasaksak yun. Nasaksak siya. Then sa totoo po sir, binaril pa ako doon eh. May pumaling sa akin doon, 9mm. Kasi yung nagpandumog na kami dala. Pero alam ko, warning shot niya lang yun. May bumaril sa akin doon eh. May dalang baril, binaril niya ako. Lagitek doon sa ano eh. Potok doon sa tagiliran ko. Pero warning shot niya yung sinasaksa ko yung pinsan ko. Sinong bumaril? Yung asawa rin po ng yung bayaw niya po. Sabi ko nga sana, kaya mama kasi si mama, hindi na bumalik eh. Sabi ko sana, yung sumidanan doon, na-check kasi nandun pa yung basyo nun. Ang bala. Nandun pa yung basyo nun. Okay. Balik natin ka, Javelin. Hindi ka malamban ang konsensya, naawa sa pinsan buo sir, mo. Sir, sa totoo lang, sir, ako, ano na rin ako eh. Sinasabi mo, hindi ka rin nakainam, di ba? Oo, ano na rin ako, sir eh. Kumbaga, talagang ano na rin ako, yung ano na rin ako sa sarili ko. Na ano? Iniisip ko rin yung... No. Bakit hindi ko pa isumbong ba? But kasi natatakot nga ako sa pinsan ko eh. Natatakot din ako sa kanya. Paano ko natatakot? Pinababantaan ka ba niya? Napapatayin ka niya? Pamasumbong ka? Hindi naman ata eh. Nagano siya sa akin na ano eh. Na kapag ka kumanta ka, tirahin talaga kita. Sabi sa akin ng ganyan. Kailan niya sinabi sa'yo yun? Nung time na ano, na ginawa na, na nagawa niya na po yung ano. Nung ginawa niyo yun? Opo. Kaya ako nanahimik talaga ako.